Yo! Maligayang pagbabalik mga kapatid. It's kapatid Avin is here. Sa araw na ito ay atin na naman pag-uusapan ng mga bagay na kung saan ay nagbibigay ng takot sa mga dilawan. Ayaw nilang makabalik ang mga Marcos sa Malacanang dahil sa mga sumusunod. Number 1. Lalabas ang katotohanan tungkol sa Global Debt Facility ng World Bank at IMF na ito pala ay property ng Pilipinas na sinet up ni Ferdinand Marcos. Number 2. Mai-implement ang Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas. Magpapatayo ng mga libreng pabahay para sa mga Pilipino at iba pang mga programang magiging dahilan ng pagkawala at paghina ng negosyo ng mga lugar kung nagpapabayad ng house and land sa malalaking halaga. Number 3. Magpapatayo ng sariling pabrika. Bubuksan ang mga planta nuklear. Magpapagawa ng mga dam at hydro energy facilities. Mga ultra-modern infrastructure tulad ng mga bullet train. Iba pang mga technological advances na kung saan hihina ang negosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas. Nakasabwat nilang nakikinabang sa mga pangalipin sa mga Filipino. Number 4. Ipamimigay sa mga magsasaka ang mga lupaing pangsaka at agrikultura. Hihina ang pag-angkat ng mga bigas mula sa ibang bansa dahil tatangkilikin ang sariling produksyon sa bansa na siya na lamang ikalulungkot ng mga negosyanteng oligarko na kasusyo sa mga dayuhan. Number 5. Pati ang tribal groups ay pag-aaralin ng libre mula elementary hanggang college kasama ang lahat ng mga Pilipino maging sa mga syudad kahit walang pangmatrikula. Number 6. Hihina ang kita ng mga business owners sa Makati na pinaghaharian ng mga elitista dahil magiging fully sustaining ang bansa dahil sa regular na pag-re-release ng trilyon-trilyong pundo mula sa mga interest ng mga ginto ni Marcos na lumaki ng lumaki sa loob ng mahigit kumulang 60 years mula noong taong 1950 hanggang 2000 hanggang sa ngayon. Number 7. Lalakas ang pera dahil magiging gold backup ang pera natin at hindi na tayo dedepende sa US dollar kung saan wala naman itong backup na ginto. Mapipilitan ang Federal Reserve na magdeklara ng bankruptcy dahil mahihigitan ang value ng Philippine currency dahil sa value nito na may katumbas na ginto. Kung magkataon, babagsak lahat ng bansa at ekonomiya na nakadepende sa dolyar at hihina ang value ng stock market at mapipilitan ng iba't ibang bansa na makipag-tie up sa Pilipinas dahil mawawalan ng value ang kanilang currency. Number 8. Natatakot sila na ma-implement ang last will and testament ni Marcos dahil wala nang maghihirap na mga Pilipino at mawawala ang oligarch system ng Pilipinas. Kasi pantay-pantay na wala ng elitista at wala na ng squatter, kundi lahat ay magiging totoong marlika sa pamumuhay. Number 9. Wawala ng kapangyarihan ang mga banyagang naninirahan sa mga lupain ng bansa. Number 10. Babawiin ang lahat ng mga property ng gobyerno na ipinagbibenta ng mga Aquino at Ramos sa mga elitistang mayayaman tulad ng electric and water firms. At dahil dito, baka pati kuryente at tubig ay wala ng bayad o kung mayroon man, ay napakaliit na for maintenance purposes na lang. Number 11. Malalaman ng buong mundo officially na ang lahat pala ng bansa, pati Amerika, ay umaasa lang sa ginto ng Pilipinas dahil alam nila na ang Central Bank sa pagre-release ng Fund for the Welfare of the Nations. Number 12. Mapapatunayan na lahat ng mga akusasyon sa mga Marcoses about sa sinasabi nilang ill-gotten wealth ay hindi naman totoo dahil
sa pagsasapubliko ng huling gabilin at testament ni Pangulong Marcos. Number 13. Magiging mas makapangyarihan ng Pilipinas kaysa Amerika at pati sa karatig bansa nito sa Asia ay hindi na didepende sa dolyar kundi Philippine currency na. Number 14. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay papailang lang na parang agila na sobrang taas sa pamamayagpag na kahit walang foreign investors or external trading na magaganap ay hindi maghihirap o babagsak sa ekonomiya ng bansa dahil sa self-sustaining nito kapag binuksan ang Wealth for Humanity